sa Panginoon, kung saan naitikan. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang pangalan, ipahayag ang kanyang pakiligtas sa lahat ng panahon. Sinawin kayo sa Panginoon, isang simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Luis Gonzaga, isang namamanata sa Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay sa katauhan ni San Luis, ay ipinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, nagsugo si Haring Sinakirib ng Assyria kay Isikiyas at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain, hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa ni Hezekiah ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sinakirib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kirubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang paglipusta ni Sinakirib. Totoo nga, Panginoon,
na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang diyos-diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sinakirib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isayas ay nagpasugo kay Hezekias at ipinasabi ang ganito. Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sinakirib. Itinakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sinakirib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman sa loob ng buog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig, ang dakila ikaw, at kung mamahala, ay makatarungan. Lungsod ng Diyos matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo po ang lahat. Oh,
sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo, buhay na alakad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayroong dalawang bagay ang itinuturo ni Jesus sa atin sa araw na ito. Dalawang bagay, dalawang aral tungkol sa buhay. Una, tinuturo at sinasabi ni Jesus, sa buhay, walang daan at paraang madali. Sa buhay, walang daan at paraang madali. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito yung dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ito yung basihan ni Jesus sa kanyang pangaral na walang daan at paraang madali. Ibig sabihin, huwag nating akalain na sa buhay, madali ang lahat. Kaya huwag mong hangarin na maging madali ang lahat sa iyong buhay. Hindi po. Dahil kailangang paghirapan at pagsumikapan ang lahat. Ang buhay mag-asawa, hindi po madali. Kailangan dalawa kayong nagtataguyod at nagtutulungan. Hindi ba? Ganyan sa buhay mag-asawa. Kaya
kung ikaw ay nag-iisip mag-asawa ngayon, magdalawang isip ka. Dahil hindi magiging madali. Dahil ang buhay, pag-aasawa, kailangan pinagsusumikapan at nagtutulungan. Ganon din naman sa buhay estudyante, hindi po madali. O, yan yung totoo. Ha? Ang buhay estudyante, kailangang nagsusunog ng kilay. Ha? Hindi yung pupunta na lang dyan sa rekto, bibili ng diploma, tapos na. Hindi ganun ang buhay estudyante. Hindi hayahay. No? Hindi yung papasok ka sa eskwela, wala kang alam. O kaya, mag-e-exam ka nang hindi ka man lang nag-aral. Ay, hindi po ganun. Dahil ang buhay estudyante, kailangang nagsusunog ng kilay. Eh, ganun din naman po sa buhay relihiyoso. Kung ayaw mo mag-asawa, magpapare o magmamadre, hindi rin naman po madali ang buhay relihiyoso. Mayroong tukso at maraming pagsubok. Ganyan po ang realidad ng buhay. Kaya kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nasasaktan, dumadaan sa butas ng karayom, sadyang ganyan. Nasa tamang landas ka pa. Huwag mong ireklamo sa Diyos na ikaw ay pinapahirapan sapagkat parte ang lahat sa buhay. Huwag mong piliin ang madali. Kasi madalas ang pumipili sa madali, nagkakamali. Pangalawang tinuturo sa atin ni Jesus ay kahit anong hirap ng buhay, piliin pa ding maging mabuti. Kahit anong hirap ng buhay, piliin pa din maging mabuti. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Hindi katwiran na porket mahirap ang buhay, meron kang lisensyang gumawa ng masama. Hindi porket gipit ka, magnanakaw ka. Hindi komot may sakit ka o may sakit ang iyong magulang, manluloko ka ng tao. Hindi ibig sabihin niloko ka, manluloko ka na din. Hindi ibig sabihin nasasaktan ka, mananakit ka na rin. Dahil ang sinasabi ni Jesus, gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Kaya't walang ibang basihan ng kabutihan kundi ang sarili. Ang basihan ng kabutihan ay kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Mga kapatid, ito po ang pangaral sa atin ni Jesus. Kaya tandaan, hindi man madali ang buhay, tayo pa rin ay inaanyayahan na gumawa ng mabuti. Isang kabutihan gaya ng gusto nating gawin sa ating mga sarili. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig.
sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa nang may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Alam ng Diyos na hindi madali ang buhay, kaya ilapit natin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan at mga pinagdadaanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ama naming nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para maging o para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga sa sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay
ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Luis Gonzaga at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
kasal. Lakilang pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Mo kami sa kasama.